sabi daw niya po, mamamatay daw po siyang bilang Muslim. Ngayon, totoo po ba yung sinabi niya po yun? Nasabi ko po iyon just as a form of protection for myself. So ngayon, nagbalik. Anong tawag sa'yo? Balik Islam o balik Katolik? Balik Katolik. Anong balik Katolik? Kung napansin niyo, mataas pa yung balbas ko para pa kung kambing sumingatay. Sahada kaming pare. Pero it was just a gimmick, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakakalungkot na balita, subalit siya si Brother Dave o Dawood na dating pari na nagmuslim at sa kasalukuyan ngayon, siya ay bumalik sa pagiging dating Kristiyano. Subalit bago ko sa inyo ibahagi o ipanood, ipakita ang kanyang dahilan kung bakit nga ba, ay gusto ko muna mag-iwan ng mensahe para sa ating mga kababayan o kapatid na not yet Muslim, na kapag tayo po ay maghahanap ng kaalaman, gusto natin pag-aralan ang relihiyong Islam, katuruan nito, ay doon po tayo lalapit o kukuha ng kaalaman sa Muslim o totoong tagapagturo ng Islam. Marami po tayo ngayon na tagapagturo ultimo sa social media ay makakakita tayo. Ngayon, ito ang kanyang dahilan na nawa tayo ay pagtibayin lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon na nag-iisa, na kanya tayong bigyan ng lakas, paninindigan sa ating relihiyon. At nawa, malagpasan natin ang mga pagsubok na kanyang ibinibigay. Bakit kayo nag-Islam? Okay. When I received that book, written by Dr. Zakir Naik, entitled, Is the Bible God's Word? My interest was touched. Naging interesado. So, binasa ko. And it was so convincing. Why? Because it speaks about the contradictions in the Bible. Na para bang sasabihin na, if the Bible is God's word, there should be no contradiction in the Bible. There should be no foul words in the Bible. There must be no rude stories, yung mga kabastusan sa loob ng Biblia. Kaya nasabi ko, wow, okay ito. But hindi ko kaagad tinanggap ang Islam. Why? Kasi noon pa man negative na ang alam ko at alam natin patungkol sa Islam. But to make the long story short, December 14, 2012, I took my shahada, my testimony of faith. Ito yung parang binyag. Nung sinabi kong, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Nung araw na yun, I formally became a Muslim. And I was given the name Brother Dawood Sharif. Mula nung araw na yun, nag-aral ako patungkol sa Islam at sa kung anong mga bagay ang dapat kong malaman sa Islam, the five pillars of Islam, the articles of faith of Islam, the life of the Prophet Muhammad, and so on and so forth. Hanggang sa nung makilala ako nila na isang pari naging isang Muslim, bumango yung pangalan ko. I was invited to give lectures sa napakalaking mga conventions. Nakarating ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati Palawan. I received a lot of invitation to make Hajj, pero hindi natuloy. Praise the Lord. Dahil may mali yung
NSO ko, National Statistics Office, aking birth certificate. Para bang napakabilis ng promotion ko doon. Kasi when I was giving my da'awa o yung evangelization, spreading the message of Islam, I was able to convert hundreds of Filipinos at naging mga Muslim sila hanggang sa mga oras na ito. I was able to give message sa isang simbahan sa Negros na kung na ang simbahan ay mayroong more than 200 members. At anong nangyari? After my lecture, yung pastor nila, yung leader nila, pati yung 200 plus members nila nagshahada, nagmuslim, at pati yung simbahan nila na Foundation of the Christian Light ay naging Masjid Arahim. Mas lalong bumango yung pangalan ko. Napakaraming mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Saudi, tumatawag sa akin, pasyalan mo yung pamilya ko dyan sa Pilipinas at ipahagi mo sa kanila ang mensahe ng Islam. Naging mga Muslim. And I have pictures and even videos. May video dyan si my sa timeline mo, Brother, no? Sa messenger, pinasa ako. That can prove. Ito siya, hindi lang ito salita. Kundi I can prove na marami talaga ang naging Muslim sa pamamagitan ko. Maybe Brother Jando can play that video, kahit yung ano lang, portion lang, para maging makatotohanan itong sinasabi ko. Hindi lang ito. Hindi niya na ano ko muna kasi hindi ko na download. Hindi lang ito puro salita, but I have pictures and videos that can prove this. Even my conversion to Islam, I have a certificate of conversion being a Muslim. Hindi ako Muslim-Musliman lang. Ang nasa akin dito yung video mo, di ba, kay Alan Javier? Oo. At naging ibatidor pa ako ng Islam. At naging katunggali ko noon ang isa sa mga Catholic faith defenders ng Tagbilaran, itong si Brother Alan Javier. Pwede sigurong makita natin ito. Pwede lang, Brother. Ito. Yan. Yang nakatayo na yan ay si Brother Alan Javier. Ang tema ng debate namin during that time is patutunayan na si Kristo ay totoong nag-iisang tunay na Diyos. Ako yung nakaupo. Si Bahinting pa yung ano, yung moderator, oh. Si Bahinting pa yung moderator. Ako yung nagbibideo niyan. Ako yung nagbibideo niyan. Si Brother John Do yung nakavideo during this night. Ayun. At kung napansin niyo, mataas pa yung balbas ko para pa kung kambing during that time. Okay. So, ano ba? At meron pang iba pang mga videos. Noon, naging kadibati ko din si Brother Jeffrey Quillosa ng Catholic Faith Defender Cebu. So, mamaya, yung kung ano lang, Brother Jando, yung sinabi niya kanina na mayroong isang simbahan na talagang nag-Islam. Ito.
Pinasako sa messenger yes. ba? Ito, 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 ito. Konti lang yung video, pero... Konti lang, pakita lang natin. Pakita lang natin. Yung video, wait lang. Okay, ito, habang prepare ko muna. Ito. Para makita ng karamihan yung sinasabi ni Brother Edgar. Ito siya ay, ano siya nito? Teka, Muslim person nito, no? So, ready ko muna yung ano natin, yung ating settings sa video. Ito po ay naganap doon sa isa sa mga barangay ng Negros. Negros? Barangay Eli. Oh, ito, ito, ito. Pagingan natin. So, pagingan natin. Ito yung simbahan ng Foundation of the Christian Light Incorporated. Na kung saan yung leader nila, pati yung mga members, ay nag-mustate. Uy, nawala. Ma, the members of the Foundation of the Church of the Divine Light Incorporated, together with their head, his name was Reverend Edito Paburada. Palito na po pagpangutana. Kining inyuhang pagsadarong gikan sa iyong kasingkasing o dito? Nakupos mo o dito? Kung yung pagtanggap nila sa Islam ay galing sa puso o hindi? Sama ng libro. Itaas? Ya, sa kinasingkasing atong itukon, gusto ko na to ang atong tingo. Asyado. Asyado. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Ako. Ako. Nagasaksi. Nagasaksi. Na adunay. Na adunay. Usalamang ka Diyos. Usalamang ka Diyos. Na angayong simbahon. Na angayong simbahon. Na mao. Na mao. Ang Allah. Ang Allah. Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa rasuluh aku nagasaksi na si Muhammad sugo o propeta sa Allah sa katapusan atong balikon asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad abduhu wa rasuluh kitang tanan mo singgit sa mga tulo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar karon mohimo ko og duha ibutang ang inyong makabot. Hanggang sa ngayon po, they are actively executing themselves as Muslims. At sa lugar na po ngayon, sa lugar po nila, marami po ang mga bata na ni-recruit sa pagiging hafiz o yung pag-memorize ng buong Quran. Pag pumunta ka po sa lugar nila, isang barangay po yan sila. Mga Muslim na, mayroon silang sariling Islamic cemetery, mayroon silang sariling water system, napakagandang simbahan, magandang daan, at yun po ay naging posible kasi po yun po ang naging project ko noon nung ako ay kasama pa nila. At hindi lang po dyan sa lugar na yan, maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa bandang Palawan, kilala po ako at alam po nila kung ano ako kaaktibong Muslim noon. So, bilang isang Muslim, ilang tao ba na-convert mo bilang isang Muslim? Hindi ko po mabilang. Napakarami na. I think it's not only more than 500, but I think it's more than 1,000 na naging Muslim. At
kasama pa sa naging napamuslim ko noon ay si Brother Mendoza na dati rin pare at naging isang Muslim. Ngayon? I don't know kung nakuha ni Brother Jando yung video. Siya yung pinasyahada din ni Ahmad Barcelon doon sa debate ni Wendell Talibong at Ahmad Barcelon sa Osamis. Yung pare na pinasyahada na. But actually, napasyahada ko na siya, pinasyahada lang siya uli para sabihin, talo kayo. Kasi may pinasyahada kaming pare. Pero it was just a gimmick, mga kapatid. Ang gusto lang mangyari during that time is ipahiya ang simbahang Katoliko para sabihin may isang pare na nag-Muslim na naman. So, ngayon, yung ranggo mo nilang isang Muslim, ano ba ang pinakataas na ranggo? Ako, hindi ganun kataas yung ranggo ko. But people from Saudi Arabia, tinatawag nila akong Sheikh. Ibig sabihin, learn, may alam. At ngunit karamihan, ang tawag nila sa akin ay Ustad. Tagapagturo ng Islam at isang imam na rin kasi tayo ay nagli-lead ng mga prayers, lalo lang yung 5 times prayer at yung Fajar, yung Duhur, yung Maghrib, yung Asar, yung tayo yung nag-lead sa prayer at nagpi-perform din tayo ng akika sa mga bata, mga bagong silang na sanggol na para maging isang pag-practice niya sa katuruang Islam, yung tawag na akika. Nakapag-perform din tayo ng nikah para sa mga gustong magpakasal sa loob ng Islam. So ngayon, ang tanong ngayon, bakit umanib kayo sa Islam na alam mo naman ang Islam ay hindi totoo? Okay. Oh. Kung sa isang tingin, hindi mo masasabing mali ang Islam. Sa isang tingin, hindi mo masasabing mali ang Islam. At ito yung pinuprosigi ko noon na you can find imperfect Muslims, but you cannot find imperfection in the religion of Islam because Islam is a perfect religion. Yan yung tinuturo ko noon. Islam is a perfect religion. At gumagamit pa ako ng ayat ng Quran. Nasabi ng Allah, "Today I have perfected your religion and have completed my favor upon you and have chosen for you Islam as a perfect religion." Sinasabi ko noon sa mga lectures ko, nagkakamali ang mga Muslim. Ngunit ang reliyong Islam na galing sa Allah ay hindi pwedeng magkamali. At the first glance, yun ang iisipin. But if you will dig deeper, you will find out and you will realize that hundreds of the teachings in the Quran and in the Hadith of Muhammad are wrong. Forgive me. Patawarin niyo po ako. This is a very painful statement. Masakit na salita. But ito yung napatunayan ko. Noong muli ay nagsuri ako at hiningi ko ang gabay ng Diyos na nagtatag ng langit at ng lupa. Nagsuri ako, hiningi ko ang kanyang gabay at salamat sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para ako ay magising muli sa katotohanan. Yung debate ni Ahmad Barcelon at Wendell Talibong ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ko with Alan Javier sa Tagbilaran City ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan.
ang debate ni Ibrahim Poncardas Romas at Wendell Talibong sa Iligan ay isa din. Osamis yun. Sa Iligan, taga-Iligan si Ibrahim Romas. Pero sa Osamis, ginanap yung debate. Isa din yun sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. During the open forum nung debate sa Tagbilaran, maraming tanong ang hindi ko masagot kasi, ano man, bakit hindi ko masagot? I was so afraid during that time that baka masabi ko yung totoo na hindi pabor sa reliyong Islam at maging pabor sa reliyon ng Katoliko. Kaya, nung tinanong ako ni Halan Javier at hindi ako makasagot, sabi ko, late, sasagutin ko yan, later, biglang sumigaw itong si Brother Jan. may sigawan ni Brother Jan doon. Nasa video. Nasa video. Sumigaw ako. Because ako ay parabang na entrap, na corner ako sa tanong. Kasi pag sumagot ako, mahahayag ang napakalaking mali sa reliyon ko na Islam during that time. That night, hindi ako pinatulog. That night, may ibang nararamdaman ang puso ko na parabang may nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Magsuri ka pa. Pero hindi ko pinansin ang kung sino mang bumubulong at nagsasalita sa akin during that time. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, habang kausap ko yung mga kaibigan ko sa radio station, may bago akong cellphone during that time. So, uso noon yung hindi selfie. Nagpipicture kami sa kapaligiran namin. Nasama namin ipicture yung ulap. Nang tingnan namin yung picture na nasa ulap, of all the images na pwedeng makuha in that picture, is nakita namin ang isang babae na may hawak na bata. Anong sinabi ko sa sarili ko? Bakit mo pa ako pinaparamdaman? Ang kinakausap ko during that time was the Blessed Virgin Mary. Sinabi ko siya, bakit mo pa ako pinaparamdaman? Tinanong ko siya ng ganung klaseng tanong kasi since 9 years old, I am a devotee of the Blessed Virgin Mary at walang araw noon na hindi ako nagdarasal ng Santo Rosario. Nung nakita ko yung image niya sa ulap, tinanong ko siya, bakit mo pa ako pinaparamdaman? But even if I was a Muslim during that time, sabi ko sa mga kaibigan kong kasama ko that time, gusto niyo bang magpatayo tayo ng chapel sa lugar na ito? Sabi nung isa, ako ang may-ari ng lupang ito. I am willing to donate. Nagsiiyakan sila kasi matagal na pala nilang pangarap na magkaroon ng chapel. The next day, may nagbigay ng materials para itayo ng chapel. Pero kulang kasi kailangan naming magbayad para sa labor. Anong nangyari, Brother Jando? Isang kaibigan kong engineer, nilapitan ko. Sabi niya, bakit ka lumapit sa akin? Galit na galit ako sa iyo. Kasi iniwan mo yung pagiging Kristiyano. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang magalit. Tulungan mo lang ang mga taong ito na makapagtayo ng chapel. Pero ano sabi ng engineer? Kahit galit ako, ako ang magbabayad sa labor mula sa unang araw hanggang sa matapos ang chapel. At natapos talaga ang chapel. And that chapel was built in honor of
Our Lady of Mercy, Nuestra Señora de la Misericordia. Ganito ang nangyari. Hindi ko pala alam na yung mga devotees ng Mahal na Birhen at ng mga nakatira doon, sa bawat punta nila sa chapel, nagdadasal sila sa Mahal na Ina, Mama Mary. Tawagin mo uli ang iyong anak na si Day. Yun ang palaging dasal nila na hindi nila sinasabi sa akin. Kaya, patuloy pa rin ako sa aking pagiging Muslim. Patuloy pa rin ako sa pagiging Muslim. Isang araw, umuwi ako sa bahay namin, malakas yung ulan at bumabaha. Alam mo, Brother Jando, Brother Jesse, sa lahat ng mga bagay na pwede kong makita na lumulutang sa baha, ay isang rosary. Pero ang pinagtataka kong bakit, yan yung rosary na ginagamit ko when I was still in grade 3, when I was still 9 years old. Bakit napunta doon yung rosary ko? And still, sinabi ko sa sarili ko, sinabi ko kay Mama Mary, bakit mo ba ako pinaparamdam? Ayoko nang lumabas sa Islam. Bakit? I have the fame. I have the popularity. I have the financial support that I need. Bakit ko pa iiwan ito? Masaya na ako. Masarap na ang buhay ko. But there is one thing which I cannot deny. We cannot deny. May isang bagay, mga kapatid, na hindi natin pwedeng tanggihan. Na pag ikaw pala ay tinawag ng Diyos, walang sino man ang makapagpipigil nito. God's call is irrevocable. Ayokong nang bumalik. Para bang sa nangyari sa buhay ni David. When he was praying, sinabi niya dun sa salmo niya, Lord, where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise, you are there. Paano ako tatakbo sa pag-ibig mo, Diyos? Kung pupunta man ako sa pinakamalayong mundo, kung pupunta man ako sa pinakamataas na bahagi ng mundo, kahit pumunta man ako sa pinakamalalim na dagat, andun at andun ka pa rin. Pinapatunuhanan din ito ni St. Paul that no one can separate us from the love of God. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At sabi ng Isaiah, walang ina ang makakalimot sa kanyang anak. And I believe that that was the reason why the Blessed Virgin Mary is keeping in touch with me. Why the Blessed Virgin Mary is reminding me of her presence, of her maternal love for me. The Blessed Virgin Mary, as I said, is my first love. At sa bagay na yan, talagang masasabi ko, that first love never dies. Walang makakahigit sa pag-ibig ng ina sa sino mang pag-ibig na meron ang mundo ito. I left Islam not because of financial reasons, not because of personal reasons, not because of anger or whatsoever. I have left Islam dahil sa katotohanan. Amen. I left Islam because this is not the religion established by God. I left Islam because of my great love for the Blessed Virgin Mary. I left Islam because I want a true and authentic peace.
Islam, as they said, ay pagsuko sa Diyos at ito ay nangangahulugang kapayapaan. But I was wondering up to this time, bakit kung saan ang maraming Muslim at nasaan ang Islam, yun pa ang pinakamagulong lugar. So ngayon, nagbalik, anong tawag sa'yo? Balik Islam o balik Katolik? Ah, balik Katolik. Balik Katolik. May tanong ka kay, ano, kay Brother Dave o wala? Ano na nalang video sa kanya, sabi daw niya po, mamamatay daw po siyang bilang Muslim. Ngayon, totoo po ba yung sinabi niya po niyo? Nasabi ko po iyon just as a form of protection for myself, because right after I returned to the Catholic Church, marapi pong naging banta ang buhay ko. Lang na mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam, idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, na nawa ay bigyan niya tayo ng pagtitiis, sabar sa lahat ng pamumuhay natin dito sa mundong ito. Maaaring marami sa atin ang maging emosyonal, madala ng bugso ng kanilang damdamin dahil sa nagawa ng ating kapatid na ito. Pero katotohanan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, katotohanan, hindi natin kayang ibigay ang gabay sa isang tao na ating nanaisin. Subalit, si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon ang nagbibigay ng gabay sa sino man ang kanyang naisin. Kaya mga minamahal na kapatid, mapalad ka, mapalad tayo na Muslim na nananatili tayong nakakapit sa ating relihiyon, anumang pagsubok ang ating pagdaanan, pinansyal, problema, kawalan sa mahal na buhay, nananatili tayong kumakapit sa ating relihiyon. At insyaallah, mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam, ay matugunan natin ang ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inutusan tayo ni Allah, o kayong mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sangkatauhan, sabi niya, huwag ninyo hayaan na kayo ay babawian ng buhay at kayo ay hindi mga Muslim. At katulad ng nangyayari ngayon kay Brother Dave o Dawood, bilang kapatid natin, sabihin na natin, ay nawa, tulungan natin siya, maiahon muli sa kadiliman. Kasunod mga minamahal na kapatid, sinabi ni Allah sa marangal ng Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sinabi ni Allah sa marangal ng Quran, pag-uutos na kanyang sinabi, panghawakan ninyo ika ang lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam, panghawakan natin ang ating reliyon, ang Islam, hanggang sa huling hininga ng ating buhay.